Take off natin kasi yung viral no na post ng isang teacher na nagpost siya ng litrato niya katabi niya, hindi daw niya aakalain na yung katabi niyang estudyante na batang bata later on will become his wife and that meron na daw silang anak no. Tapos ito nga nababanggit din yung grooming dito po sa pagdinig sa Senado concerning Apollo Quiboloy no at saka yung kanyang mga alleged victims of sexual abuse. Unahin na po natin, ano po ba ang pag sinabi mong grooming? Ano po ba yung grooming na yan? At sino po ang mga involved sa grooming? Opo, ito pong grooming na ito po, no, batay po doon sa Section 3 ng Anti-OSA Exercise Act po natin. Ang pagkaka-define po dito para po doon sa mga nakikinig po sa atin, ito po ay isang predatory conduct, act or pattern of acts po to na nakadirekta po sa bata or kahit po sa mga kapamilya, guardian or caregivers. Whether ano po yan, personally or electronically, may mga acts po na ginagawa ang isang tao, kunyari po isang matanda, at ang ginagawa po dyan ay kinukuha po yung trust, emotional connection, saka confidence po no, ng bata man o ng mga kapamilya o nangangalaga for purposes of sexual abuse or exploitation or yung production ng child sexual abuse or exploitation materials. So you say, when you say grooming right away, negative na po yung connotation niyan. Kumbaga, meron talagang ano, merong end goal, meron po talagang masamang balak yung tao. Tama po, Ma'am Ali, ito si po ay ang object... Okay lang. Ay, sorry, Ma'am Pat, wala kasi akong monitor. Ito po ay ang objective kasi nito ay ma-sexual abuse yung bata, ano, whether offline or online yan. Pero itong definition na binanggit ko kanina, ito ay for the online sexual abuse or exploitation. Kaya po masama yan, hindi po yan simpleng pagpapakita ng magandang loob sa bata. Huwag po nating ma-misinterpret din doon sa mga nakikinig po. Yan po, ang grooming ay ang objective ay ma-abuso po ang bata sexually. Okay. So, importante yung layunin talaga, yung objective niya. Yes po. But we were... talking earlier, kami ni Pat P, ano ba yan? Is it inherently wrong? Kasi makikita natin po dito yung age, no? Yung age gap. Dahil nga yung kung concerned ng mga tao is yung menor de edad, yung bata, tapos somebody in a position of trust, like a teacher, a coach, a pastor. So, inherently, hindi naman talaga yung age gap ang pinag-uusapan natin dito na di hamak na nakakatanda yung tao na in a position of authority and trust. Hindi po yun ang pinag-uusapan dito eh. Opo, initially po talaga pong hindi naman po masama ang pakikipagsalamuha ng isang adult sa mga bata ho, no? Siyempre po, pwede namang maging mabait ang isang adult talaga sa isang bata. Pero ho yan ay tumatawid po kasi sa grooming pag meron pong intention na biktimahin talaga sexually, online man or offline yung bata. Mm-hmm. Kaya nga po, dun sa gray area pa po, ano, dun sa ibig sabihin, pakikisalamuha ng matanda na hindi pa po nag-a-amount sa crime, ang pinupush po ng Council for the Welfare of Children dyan ay yung Child Protection Policy. Mm-hmm. Kasi po, merong mga panuntunan po doon. Kunyari po, may field trip ang eskwela, saan matutulog ang bata, saan sasakay ang bata, sino ang kasama, babae ang bata, lalaki yung teacher. Lahat po ng mga ganyan na interaction ng bata with kunyari school officials or school employees, yan po ay dapat governed ng Child Protection Policy. Kasi sasabihin nga naman natin, pwede kasing wala pang crime na nakukumit. Mm-hmm. Pero ito po kasi ay pwedeng maging gateway ng eventual violation. Ano? Kaya po, maaring hindi pa po yan lumalabag sa batas, pero kung ang eskwelahan po kunyari, or kahit sinong organisasyon, or even the LGU, kasa Child Protection Policy, pwede pong maging violation ng Child Protection Policy po yan. Yung kunyari ho, nag-field trip ang bata, walang matulugan, nag-check-in sa hotel, kasama lalaking teacher pala. So yun po ay pinagbabawal sa mga Child Protection Policies po yan. Ano? Kaya po dapat laging may Child Protection Policy po ang eskwelahan, saka po mga LGUs. Oo. Pero paano po yun? No? Pag yung grooming, no? Kailangan syempre two ways po yun, eh, di ba? How do you also stop a minor from falling or from, kasi kunyari teacher, gwapo yung teacher, bata rin naman, bata pa rin, sabihin natin, 'di ba? Eh, paano rin yung bata? Paano maano rin yung feeling naman ng minor doon po sa adult? Kasi yung adult pwede mo pagsabihan eh. Pero paano mo i-control po yung menor de edad?
Opo. Ma'am, napakahirap po talagang tanong niyan. Ano? Ang ginagawa po natin ngayon dyan, number one, train the parents. Hmm. Yung mga parents po kasi, kunyari po sa online sexual abuse or exploitation, pinopromote po natin yung parenting in the digital age para tulungan po ang mga magulang na maging updated sa cyberspace, sa paggamit ng internet, ng mga gadgets, para po mag-guide naman po nila at maprotektahan ng mga bata. Kasi kung hindi po nila naiintindihan yan, hindi nila alam na kung ano-ano na pala ang pinupuntahan, kinakausap o kiniklik ng mga bata, ay mapapahamak ang mga bata. Doon naman po sa part ng mga bata, hindi naman po sila dapat maging passive victim lang po dito. Tama po yung pinupunto nyo kanina. No? Kaya po kami sa Council for the Welfare of Children, we also promote teaching children life skills para po kaya nilang mag-identify ng may masasamang intention. Do not talk to strangers, do not click any link. Ano? Think before you click, sinasabi nga po ng PNP tsaka ng Council for the Welfare of Children. Ano? So tinuturuan po natin talaga po lahat yan para pa makaiwas po. Okay. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.